Hi, magandang hapon. I am Worshipper Asasario, aka Deacon Kakari from Balde Calanda, the province of Laguna. And kilala ko bilang Deacon Kakari. At ako naman po si Lent Evangelista, 23 years from Pila Laguna, and then ako ay Balde Calanda. Spanios, we are currently a deafening student, and communication students. So, in case in point, ito pong nagagawang interview ko ngayon ay para po sa aming major output for the DevCon 1.6 world. Iskilala siya ng Media Production and Management. So ito pong Media Production ay kami po ay media trainee. Basically, dito po ngayon dito sa Laguna. So ito po ay, morning lang po, ito po ay for publish. Gagamitin po namin yung data or yung the videos that we've been taking here, the pictures, ay gagamitin po namin for the video sa dito sa Laguna. So, without further ado, ano po ang inyong saloobin tungkol sa social equality? Ano-ano po ang iyong nilirang sa mga patakaran sa Kalanta para sa karapatan, ay para sa kapanan, sorry, kapakanan ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community? In general, ang general policy or declaration of policy ng city government of Kalanta is to eliminate or to eradicate discrimination against members of LGBT community plus based on social sexual orientation or gender identity. So that this is the core policy na ginamit ko when I drafted and when the City Council of Kalamba passed an ordinance punishing people or persons, companies or corporations or associations who will be committing discrimination against members of LGBT. Moving on to the next question. Ano naman po ang kasalukuyang sitwasyon ng LGBTQIA+ community dito sa Kalanta? I can say that the current situation of LGBT community here in Kalanta is, promising in a sense that nakakaroon na ng mga chapters ang LGBT community here. Mas kinikilala, mas nirerespeto, that's why nag-organize na sila. At ito ang isang sektor na nung ako'y konsihal pa lang ay inaalagaan ko na dahil ako bilang isang abogado, gusto ko equal, pantay-pantay ang pagtingin sa bawat alambenyo regardless of sexual orientation or gender identity. Meron po bang mga programa na dati nang ginanap para sa LGBTQIA+ community bukod sa karaniwang gay pageants at iba pa? Meron. Marami tayong mga programs dyan. In fact, sa ilalim ng ordinansa ko na ipinasangan ng time na ako'y konsihal pa. And recently, about a week ago or last week, ay nagdaos tayo ng isang celebration na kung saan ay inuminita natin yung International Day Against Homophobia and Transphobia na ginanap dito sa Parabay Pansol, Kalanta City. And under my ordinance also, meron tayong World's AIDS Day every December 1 and Human Rights Day every December 10 of every year. So, ito yung tatlong occasions na institutionalize ng aping ordinansa na kung saan ay pinopromote, pinoprotektahan natin at inibigyan natin ng pagkapahalaga ang ating mga kapatid na member ng LGBT sa Kalanta City. Ano ang hinanda ng munisipyo ng Kalanta sa paparating ng selebrasyon ng Pride Month? To be frank, since ang ordinansa ko ay hindi nabanggit yung Pride Month, so wala kaming appropriation to celebrate or commemorate ang Pride Month. Now, pero nakita ko kasi na maraming mga miyembro ng LGBT na gustong magkaroon ng celebration at meron po kaming padarating na Buhayani Festival, so i-recommend ako as Vice Mayor ng Kalanta City na ma-incorporate
sa week-long schedule ng aming Buhayani Festival na magkaroon tayo ng simple celebration ng Pride Month. For the last question, ano po ang inyong salobi upon sa SOGI Equality Day? Well, to be frank, I haven't read the full draft of the proposed law or bill. But I would like to think that it will boil down to anti-discrimination. To me, that's the core of this proposed bill, anti-discrimination. Para kasi sa akin, as I said earlier, regardless of our sexual orientation or gender identity, dapat tayo pinaprotektahan ng batas. Dapat protektado tayo ng batas. Na hindi tayo hinahamak, hindi tayo minamaliit, hindi tayo pinuputsa ng kahit sino. Dapat nire-respeto ang ating mga karapatang pantao o ang ating dignity kahit tayo ay pare-parehong anak ng Diyos. Kaya para sa akin, kung ang nilalaman ng SOGI Bill ay anti-discrimination, sinusuportahan ko yan. Dahil ilang nilalaman din ng ordinansang pinagtibay ng sanggol ng pangunso ng Talamba nung ako'y konsulay pa rin. Thank you, sir. Kamusta po? Buti-mabuti. Kamusta, Tiffany? How are you? It's good, huh? Good to see you here in my office again. Maraming salamat dahil Bilang isang abogado at human rights advocate, gusto ko pantay-pantay tayo lahat. Kasi we are equally written by God, kaya dapat kasamang ng tao, pantay-pantay. Walang mataas, walang mababa. Lahat ay may karapatan at pinuprotect tayo. Kaya tinatay mo yung suporta ng binigini sa amin. Hindi lang po sa amin dahil sa bawat pageants po namin na mag-asawa, talaga nakasuporta po ang aming vice senior. Ayan. So, nagpapasalamat po talaga kami. Dahil nandun na rin namin yung pagmamahal sa ano. Ano naman? Pero pwede mo magtanong? Sure po! Kamusta ang buhay magkasawa ba? Hindi mahirap po, pero lalo na. Siyempre, ano mo, nagkatrabaho ka rin. So, pinapanasin mo ang oras mo sa trabaho at sa... Siyempre, sipulilip mo sa inyong mga pero mukhang caring-caring mo naman eh. Parang lalo ka pa pumogi. Ngayon, so ako naman po, talagang yung bread and butter po talaga namin is passion. And then, ngayon po pa kami naman po kami makikita. So, parang mahirap na namin kami magkita or magsama. Parang magsama na lang po kami ba't yung login. So, ganun po pala talaga kung hindi ka kawa nyo. Yung padami ng responsibility. Pag single ka, sarili mo lang yung iniisip mo o inaalaga mo. Pero kapag ikaw ay meron ng asawa, pati yung asawa mo, aalaga mo na rin. Kaya hindi mo responsibilidad. Yes, and eto nga, yung mga ano ko, matang sa kulang and then ko lang patunan talaga yung wife ko talaga yung part ko. Happy! Ayan. Laman na lang. Guilty naman ng meron kang kasama. Ibig sabihin, meron kang katubang, meron kang kasama, meron kang nakalagay sa'yo, meron kang kausap, meron kang masasandalan, meron kang sandigaw. So, at least hindi ka mag-isa. Yes. Meron kang kasal. Kasi natutulong sa'yo. Tanong ko lang, guys. Ano mo yung masasabi niyo sa mga LGBT gay? Sa mga bayan LGBT gay? Just because sa atin,
na may ganitong relasyon din? Well, sa akin, siyempre, kinakailangan magpapag-impact kayo sa mga isa. Yung faithfulness at yan, walang pinipiling klase ng relationship yan. In general, yung faithfulness na sabi ko, it equally applies to that kind of relationship that we have. So, para sa akin, as long as you are faithful to one another, at-adultery ang kasawa. To me, that's basic yung faithfulness. Of course, apat, yung love you should be genuine, may say that at totoo, yung real, yung dapat pure para matagal lang yung relationship. So, and guys, marami pong salamat din sa advice and syempre, patuloy po na mayroong vice mayor na magpapanggol sa mga LGBTQIA+, sa mga pega ng LGBTQIA+, dito, community dito sa dun sa loob ng Kalamba. That's good to know. But anyway, basta ako, ipanindek, sa aking nanay, as a public servant, as a lawyer, sana andito lang ako. Katulad na sinabi ko sa ating celebration last week, ako ang magiging tagapagtanggol. Kasi para sa akin, bawal yung nangahamak. Bawal yung nagdi-discriminate. Dapat nagmamahal tayo. Nagbibigay ng respeto. Maraming salamat, guys. Thank you so much. Welcome. Basta God bless you both. At hopefully, mas marami pa kayong matulungan ng mga other members or non-members of LGBT to your advocacies para mas marami pa tayong sabihin marating sa ating brand. God bless you, Tiffany Lef. Congratulations. Thank you so much po. So, para sa mga manonood, ito yung pinaka-boses namin, kwento namin, na pag nakakita kayo ng isang member ng LGBTQIA+ community or mga batang trans men or mga batang trans man, respetuhin po natin. Tanggapin po natin. Huwag po natin silang i-discriminate or kukutsain dahil hindi niyo po alam yung story ng buhay ng nila. At lalong-lalo na hindi niyo po alam yung story ng buhay namin bago po kami napunta sa ipagiging nito. So, ang pinaka-importante lang po is mahalin po natin yung mga nasa paligid po natin, ano man po ang itsura, ano man po ang hugis, ano man po ang piniling kasarian. Ayan. I-embrace lang po natin para po ma-promote po natin ang equality. Ayan. Yun naman po. Yun na po, nagtatapos na po ang ating pwede po kayo magbago.